Magandang umaga po sa lahat. May hawak po ako ngayon na tawag po dito yung remote control. Remote control po ito ng air condition. Ano po? Nagagawa po nito, simply pwedeng i-on at pwede rin i-off ang air condition unit. At hindi lamang yon, ang remote control na ito dito sa aking opisina ay pwede rin po na mag-set ng time kung ilang oras mo gustong papaganahin ang air condition. Halimbawa ay 3 hours, 4 hours at isa-set mo sa timer na 3 hours at pagkatapos noon after 3 hours ay magkukusa na siyang mag-off. Makakatipid ng kuryente. Halimbawa, gusto mong sa mga susunod na mga oras ay hindi mo na kailangan mag-aircon. Ano po? Ang remote control ay mahalaga sa air condition unit. Sa larangan ng ating buhay, sa area ng buhay natin, minsan po ay dumaranas ng pagsubok. Alam nyo po, may remote control din, ano? Kaya lang po, hindi tayo ang humahawak ng remote control ng pagsubok sa ating buhay. Hindi tayo po ang nagko-control, kundi ang ating mahal na Diyos na siyang dahilan, na siyang pinagmumulan ng ating mga pagsubok. Kaya basahin ko po sa inyo ang Bible verse. Sinabi niya po rito sa 1 Corinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na tayo ay subukin ng higit sa ating makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Isa hong napakalaking encouragement sa bawat isa sa atin bilang kanyang mga nilalang, bilang kanyang mga anak, na malaman yung mahalagang katotohanan tungkol sa trial. Narito po ang simpleng tatlong mahalaga, 3 specific things about trials. Unang-una po, yung commonality of trials. Basahin po natin sa verse 13 na muli, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Hindi po mahirap na paniwalaan niyang ganyang katotohanan. Ano po? Kasi lahat po tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Lahat po tayo ay nasusubok. Lahat po tayo ay natetest ng ating Panginoon. Kaya yung tanong na bakit nangyayari ito sa akin, bakit parang ikaw na lang ang nakakaranas nito, parang pakiramdam mo, you don't deserve that kind of trial. Sa totoo lang po, alam nyo, ang pagsubok ay panapanahon yan eh. Maaaring ikaw ngayon ay nasa panahon ng pagsubok. Yung iba ay nakatapos na marahil o maaaring wala silang pagsubok ngayon, pero sa darating na panahon ay may testing din sila, may trial din. Alam ninyo, yung mga Kristiyanong sa panahon ng Dark Ages, pinagpapatay po sila ang kanilang pamilya. Hindi lang sila nagutom, hindi lang sila tinakot, talagang it is a matter of life and death ang mga trials nung panahong yaon. Nabasa lang natin, hindi natin nakita. Kaya itong ating mga pagsubok na nararanasan ay hindi natin maikukumpara sa talagang pagsubok na pinagdaanan ng ibang tao. Kaya kung sila'y nakaranas ng pagsubok, ganun din po tayo. Lahat ng tao, kaya hindi nararanas,
sabi ng talata, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi maaaring hindi nararanasan ng ibang tao. Okay, panahon mo marahil ngayon at yung iba ay hindi, pero darating din sila sa panahon ng pagsubok. Basta walang makakatakas sa pagsubok. Trials are common to all. Iba-ibang klase nga lang ng pagsubok. Pangalawa, yung controlled trials. But God is faithful who will not suffer you to be tempted above that you are able. Napakatapat ng Diyos, hindi niya daw po ipahihintulot na tayo'y subukin ng higit sa ating makakaya. Mahirap bang paniwalaan yan? Mahirap bang mag-grasp ng isang mananampalataya yan? Na kontrolado ng Diyos ang pagsubok na pinagdadaanan o pagdadaanan natin ngayon. Maaring sinasabi mo na parang napakabigat ng pagsubok na ito. Parang sinasabi mo na wala akong kakayahan, wala akong lakas. Hindi po totoo yan. Hindi pwedeng hindi mo kaya, hindi pwedeng mas mabigat yan kesa sa iyong kakayahan. Hindi ganyan ang Diyos sa mga pagsubok na pinahihintulutan niyang mapa sa atin. Kailangan lang talaga na maranasan natin yung mga pressures, di ba? At kasi ang mga athlete talaga kapag nagte-training ay dumaraan yan sa pressures, sa testing na akala nila hindi nila kaya. Pero eventually nalaman nila na nalalagpasan pala nila iyon. Kaya sa panahon ng talagang tunay na competition ay sinisimple-simplihan, nagwawagi sila. Kaya kayang-kaya natin yan. Kung yan ay binigay ng Diyos, kaya ng kaya. Kayang-kaya natin yan. Faithful ang Diyos, hindi siya sadista. Okay? Kaya mo yan, kaya natin, lalo na kapag nalalaman mo itong panghuli. Ano po? Ano po itong panghuli? Capacity to endure trials. Notice what the Bible verse said. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kapasidad na mapagtatagumpayan ang mga pagsubok. Bagamat alam natin na tayo'y mahina, pero sa dakilang biyaya at habag ng Panginoon, bibigyan kanya ng tagumpay, bibigyan kanya ng way out, bibigyan kanya niya ng lakas, sapagkat ang Diyos ay alam niya ang kapasidad natin, alam niya ang kaya natin. Dahil kung alam niya hindi natin kaya, naririyan siya. Ang kanyang biyaya, kasama natin siya, ang kanyang provision, ang kanyang protection, ang kanyang lakas ay ibibigay niya sa atin para lang tayo magkaroon ng tagumpay. Mahirap man yan o mabigat, ang purpose ng trial ay tagumpay. Remember, the remote control is in God's hand. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagsubok na pinahintulot mong maranasan naming lahat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na huwag susuko, na naway kami patuloy na maging matibay, maging matatag. Pagsubok man ito sa personal na buhay o pagsubok sa pamilya, pagsubok sa trabaho at sa anumang area ng buhay namin, Panginoon. Sana po'y palagi kaming mayroong matatag na pananampalataya at pagtitiwala na malalagpasan naming lahat yan dahil ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin at pasasalamat. Amen.